nakikita mo yung kanina ba yun? Hindi sila kapatid. Mas, di ba nakikita? Hindi ko ba nanonood? Kanina ba yun? Hindi naman pwede hindi sa Giant, pre. Player, kaya alam mo naman yun eh. Pagsabihan niyo lang. Sige, coach, pagsasabihan na. Sabihan na lang. Sabihan na lang. Kain na pa yun, hindi na pinapansin eh. Pwede pa lang. Hoy! Pwede ka sumabay, pero pwede mo naman iiwas yung paa mo eh. Hindi sinasadya yun. Hindi sinasadya yun. Sige, coach. Sabihan ko namin, coach. Kinalagyan ng drama. Anong drama? Anong drama? O bakit? Coach, coach. Hindi nga sinasadya yun. 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 Hindi nga sinasadya. Hindi nga sinasadya. Hindi nga sinasadya. Okay lang naman po. Pasensya na po kung medyo naging mainit yung laro. Wala pong problema. Coach, pasensya na. Hindi na tapos. Okay lang po. Thank you. Ayan, so guys, nakauwi na tayo galing Baguio actually, pero gusto ko muna pag-usapan yung game. Sobrang naging mainit yung laban. And actually, kaya ako gusto gawin tong video na to na separate dun sa game. It's because gusto ko humingi ng sorry sa inyo sa nagawa ko. Na hindi ko na-control emotions ko. And ito yung mga pagkakataon na gusto ko rin makita yung how I, kumbaga how I make mistakes. So that when you, kumbaga put yourself or nalagay ka dun sa ganung klaseng sitwasyon, kumbaga alam mo rin kung paano siya i-handle. So I think the best way of teaching is, of course, showing you my mistakes and eventually accepting na nagkamali ako dahil kahit naman sabihin natin na sobrang naging emotional, kahit naman sabihin natin na feeling ko tama ako na talagang sinadya yung pagkakasipa kay Kent or pwede rin mali ako. Pero at that moment, nakita ko kasi talaga, before pa mangyari yun, na sobrang init na nung player na yun, umpisa pa lang. So syempre, dagdag pang nakakainis yung kay Kent ginawa. Alam naman natin si Kent, walang emosyon, walang kadumi-dumi maglaro. So syempre, nung ginawa sa kanya yun, kumbaga doon ako talaga na-trigger. And syempre, gusto ko protectahan yung players natin. Pero, hindi ko sinasabi na tamang-tama yung ginawa. Like, yun lang yung only way. Baka may ibang paraan sana ako na nagawa na kumbaga, na-point out ko pa rin yung mga ganong klaseng scenarios, pero hindi sa ganong paraan. Pero wala na tapos na nagawa na natin. And I wanna take this opportunity na ipakita sa inyo that I'm accepting the mistake na nagawa ko. Maaaring sa iba, sa inyo, hindi coach, tama lang yung ginawa mo. Maaaring sa iba, sa inyo, oo nga coach, mali yung ginawa mo. Pero at the end of the day, syempre it's going to be my decision. And alam ko naman sa sarili ko kung ano yung mga options ko sa mga ganong pagkakataon. So, I wanna show you how I accept the mistakes na ginawa ko. So that pag napunta ka doon, pwede mo kasing gayahin yun. Ay, si Coach Pop nga, napipigil. Si Coach Pop nga, nainis eh. So, pwede mo kasing baunin yun sa mga games na pupuntahan mo. And because of what you saw, pwede mo siyang, like, maging part ng sistema mo at saka mindset mo na pwedeng mapunta ka sa, siyempre, sa mga ganong sitwasyon. Which is, ayaw natin mangyari yun. So, I'm not saying na siyempre all the time tama tayo. Pwedeng tama rin naman yung kalaban natin. Pero siyempre at the moment, meron tayong kanya-kanyang mga emotions. Like sila, meron din. Pero importante dito is, kumbaga, sa part ko nagigising ako, uy, isang bagay na hindi ko naman talaga ginagawa. I'm always on the side na ayusin. I'm always on the side na malumanay. Pero there's this one thing na nangyari na parang wake up call sa akin para at least sa mga susunod na games, maibalik yung pagiging kalmado ko sa laro, maibalik yung pagiging, alam mo yun, yung chill lang, kahit sobrang intense ang laban, which is yun naman talaga yung personality ko. Pero sometimes, nakakalimutan natin, sometimes, as human being, nagkakamali tayo, which is normal. And hindi ako naiipakita dito yung mga ganong pagkakataon, guys, kasi pag naiya ako, mas mawawala yung essence ng pagbigay sa inyo ng lessons, kasi syempre, nas madaling maintindihan kapag nakita niya talaga kung ano yung actions na nagagawa ko kaysa sa puro sinasabi lang, diba? So, etong pagkakataon natin, I wanna take this opportunity, unang-una sa lahat, na to take away yung, tag dito, to take away
the kumbaga to take away the sino ba lakat mo lang to mix ah take away the ayun game ayun so guys so pagkakataon na I wanna take away the like parang permission for you to do the same kasi yun nga someone na baka iniidolo niyo yung maps tapos nakita niyo yun pwedeng dala-dala niyo yun like what I said kanina I wanna take that away from you guys na as much as possible if kaya nating makontrol yung sarili natin if we can control the emotions that we have dun sa game kahit gano'ng ka-intense yan and then mas panalo pa rin tayo diba matatapos na maayos yung laban hindi ka magkakaroon ng kaaway dun sa lugar na yun so this is the mission kasi ng mga pagdaya-daya natin yung kahit pa paano unti-unti mabago natin. But I'm not saying that it's gonna be perfect dahil nga tao lang tayo, nagkakamali tayo. Pero once we make mistakes at what I did, eh I'm also ready to accept yung pagkakamali na yun. Which is yun yung gusto kong, hindi ko sinabi maging perfect kayo. Pero once mainis kayo, magalit kayo, or meron kayong makaaway, yan, learn to accept your mistakes. And mas magiging mas madali for you guys. So I hope itong pagkakataon na to is naging mas madali. Again, shoutout sa mga taga Baguio. Naging mainit yung laban pero hopefully magkaroon tayo ng mga susunod na games ulit. And next time mas magiging maayos na. And hindi ko sinasabi guys na ito lang yung may mali or kami lang yung may mali or tama kami, tama sila. I think it goes both ways. It's about learning kasi kahit naman sa part namin natututo pa rin kami on a daily basis. Most especially ako sa mga hinahandle natin players. At sa mga pinupuntahan natin. So guys, tapos na yan. Kalimutan na natin yung but the lessons should stay. And ngayon, tingnan lang natin kung anong ginawa namin after game dun sa night market sa Baguio. Which is sobrang enjoy lang, bonding lang. Kaya guys, maraming salamat. I hope natuto kayo dun sa sinabi ko, dun sa experience na yun. And again, pasensya na sa nagawa ko.